짠, 이제 한번 더 나보자, 너. May balik bukir, may balik awit. So, kaparami ko sa inyo ilan sa mga awiting sinulat ko sa sinong mamahalat pa. Kanyo na yun eh. Mahalat pa din. Salamat. Hoy, bayaran ko. Okay, and then si Boy Iso. Salamat sa T-shirt, Boy. At pa si Boy. Thank you. Yeah, sound check. Hello, sound check. Sound. So ready na kayo? Ay, marami. Enjoy sa food at saka sa masayang samahan ng mga awitin na nagpaalat sa buhay natin. Sinulat namin ni Sir Robanyangis Jr. mula sa unang album. Sa unang na lang tayo magkantahan.
ay nanarito sa lupa. Biyayang galing sa Diyos kahit kung ika'y wala pa. Ingatan natin at walang sinaring pa. Pagkat pag ganyang tinawi ay mawawala na. Sa aking pagpalaw, sana ay tatulang kita na po ay aking darating upang sa ulan na lang tayo magkanda. Salamat. Siguro po lang po sa shot, Brad. Lumalam kasi yung daliri mo eh. Kulang ka sa tagay. Kulang ka sa tagay. Ito na ang tagay. Hindi, ganun talaga. Oh, makakailangan mo na lang magpalit ng salamin. Okay ba kayo? Salamat. Hey, yeah.
Thank you, thank you. Pula sa tayo, Tek. JP on the mixing board. Salamat din po ang lahat. Kahapon at pag-ibig. Siyan! Ayun, tagay! So sabi ng away dito, ito sino Latino may Villoro Jr. At ang sabi ng away dito, tayong lahat ay tuldok lang, pare-pareho lang tayo. Kay maputi, kay may itim, kay sexy, kay payako, diba? Pagkat hindi, pare-pareho naman yung tuldok. Organic ka, no? Magic? O magic ako. Kanina, hindi niya naitatanong na gusto kong sinabi. Lagi kong sinasabi kay Brad, kay Popong, na napakaganda ng version niya na himig ng pag-ibig, no? Ngayon, isang awit din ang sinulat ni Popong sa album na ginawa namin, yung Sinta album.
at kinakanta niya sa akin. Ito ang awit ni Brad. Share ulit ang mga awit yung sinimulan namin. Siyempre, ang daming magagaling dito sa Davao. Napaka nakakataba ng puso dahil
ganda-ganda, success, very successful ang mga musikero. Sana marami pa talagang magtatawa na mag-share pa nila ang kanilang talent bilang mga artist, musician, and visual artist, no? Experimento ako ng album. At yung album na yun ay ang ginawa kong mini album. Nirelease siya noong 1990.
91. Kasi umalis ako sa akin. Yung una, baka kung ano maikwento ko, doon naman muna tayo sa ano. So, nag-adventure ako ng album yung mini-album at sinulat ko ang meeting ito. Parang bihira akong kantahin ito only on special occasion. Katulad ng yun. Ang pabagat ito, Hawak Kamay. Nakapareho lang ng title, pero nauna yung title eh. Inspirasyon mo dahil marami kang makakasamang mga musikero na magagaling. Diba? Ano mo? Parang okay. Diba ano yan eh, nagbibigaya kayo ng vibes ng force, diba? Sige na mo. Balik sa dating anyo. Dahon. Anong dahon? Ano ba? Ito kayo. Bag papers. Sampagita. Dahon na sampagita? Oo. Hindi dahon. Para sa lahat. Thank you.
Mas luma pa talaga sa kanta ng asin. Hindi ang taon. Hindi ang taon para musok. Ha? Mamaya ka na kasi ano, mainit pa. Mainit na nga, nagpapainit ka pa. Ayos ba? Okay, morta ka pa ng beer para ano? Buti ka din hininom ko, mainit eh. Love you. Eto mas ano, nagpupusihan sa ganito eh. Ang lahat
Alam mo, Janet. Very come. What you say? Ikaw lang yung ano, si Captain Sparrow na hindi na siya ito eh. Oops. Vitamins lang. So alam niyo na yung kanta? Di ba rin, hindi mo pag mag-get, madam? Wow! Luma na yun, mas luma yun sa kanta na kasi. Sabi niya, sinisinda kita. Thank you.
ang mga kwento na pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahid ng dugo, may mga lorong dibakalipan nasa hawlang ginto, may mga puno walang dahon, mga puso'y di makakibo sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Mula nang makita ko ang lupang ito, nakita ko rin ang muntik ako'y sa puso ng tao. Ginatungan ng mga kapulukan hanggang sa lumago, ngayon ang puso'y may hapon sa lupang ipinangako. Lapit mga kaibigan at makinig kayo, ako'y may naladala ng balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento, mga pangyayaring nagaganap sa lupa ipinangako. Dati ang mga tao sinlayan ng ibon, dati-dati ay katahimikan ang musikang nagpapatuyo sa mga batang walang huwang sa mundo. Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumabo, patakan nyo na luha ang apoy sa kanyang puso. Tingin nyo ang mga sigaw ng mga puso ng tao, kung inyong dadalhin kabilang sa inyo. Duhul mga kaigsunan kung pabilaw ka mo, tunapitan na ang mga balita gikan sa pangwako. Gusto ko na ipahibalo ang mga istorya na nagkakahitabo sa panuwang isang nako. Nag-enjoy ba kayo? Kasi mas nag-enjoy ata kami. Thank you for the third! Wi-Fi slow. So yun na yun. Ngayon, kung meron kayong collection ng album ng Asin, pero kami, yung kalimang album yung Asin sa autobiling panahon, bumalik ako sa Asin, okay? Kaya ako nailabas yung puso, pero mamaya na yun, Brenda. kaya nailabas ko yung puso, hindi yung Asin actually. Ginawa ko yun nung nagtatag ako ng grupong Lolita and the Boys. At yun ay ang taong 1982, nung una akong dinala ni Popong dito sa Davao. Tapos, nagsama niyo, inahawala na ako. Nakakainis, no? Anyway, yun, doon nagpumpisa yun na nag-reggae si... Dati na naman talaga nag-reggae si Popong. Nagtayo kami ng Sulabama dito sa Dapam. Baka hindi pa kayo pinapangano. Yun yung...
mga sexy pa ako nun. Anyway. Tapos, 1982, dito kami, ganyan hanggang. Nung nag-reunion ng Asin, doon nila ako nahuli. Sa Mintal, doon sa lugar ni Popong. Dahil, doon na ako, diba? Yun, tapos, yun nga, James Bond yan, ha? Yun, doon na, dahil nga merong, mag-reunion ng Asin, no? So, nung pag-reunion ng Asin, 1983, doon kami naglabas ng Himig ng Lahi album. Okay? Hanggang sa nasundan ng mga awitin ng Bayang Kong Pilipinas 1984, hanggang nasundan ng bagong concept album, which is 1985 Asin sa Atubiling Panahon. At gumawa ako ng isang awitin doon na Saksak Sinagol. Ibig sabihin, natuto ko mag-Cebuano eh, no? At tumigang ako dito ng Davao. Tapos yun nga, ang pamagat ito ay Cebuanong Dako. Uy, ang kakain na nga Cebuano. And it goes like this. Thank you.
ayoko na sana kantahin ito kasi mas maganda yung verso ni Popong eh. Oh, kaya ko talaga to dahil kinaya nga dito eh. Hindi. Hindi. Kaya kong buhatin si Popong. Then, no, those were the good old days, Nani. Yun ang kami, ganyan, ganyan. Siyempre, kung payat ako noon, mas payat si Popong. Yeah, so pag nag-good time kaya, inalalayan ko siya sa pagsakay ng tricycle, ando kami sa, ewan ko sa Busan ba yun, sa Bukid noon ba yun? Anyway, this song I wrote 1978 from our second album. La la la.
Betul. Asal si Boy. Boy Isog on the house. Hindi na siya Boy Isog, Boy Tagay na. Boy Tagay. The water dispenser. I love you, boy. I love you too. Ano na yung request mo? Gusto mo na yung request mo? Ano mo? Yana! Yana request mo! Ay, iiibuhan ang request mo? Kuya, mahamay sa ibit ganito na nagkapalakpak man sa ganito. Kuya, naibit ba? Kuya, oo, nasa ibit din. Oo, anak siya. Asa man yung amahan dong? Oh, ikaw bihay. Pagwapo, no? Na kay Angkol? Angkol Popong. Angkol, where is you? Angkol! Ay, kasi Jazz, pakilala mo na kasi na. Gusto niya ang usok, usok niya yan. Thank you.
Thank you.
yun ang sagot. Nang kanyang magulang sa kanyang anak. Tinanong lang siya ng kanyang magulang. Para sa ating lahat na minsan ang naging bata. Thank you so much.